nga napigilan ng aktor na si Janos Del Prado ang hindi maglabas ng saloobin ukol sa paglipat ng It's Showtime sa GMA 7. Tinawag niya nga itong mga hipokrito dahil sa paglipat ng istasyon. Ang pinaguhugutan nga ng aktor ay noong taong 2020 hanggang 2021, nakasagsagan nga ng mga naglilipat ang artista noon at isa nga si Vice Ganda noon sa mga prank ang nagsasabi ng loyalty pagdating nga sa ABS-CBN. Kaya naman tinawag niyang hipokrito si Vice Ganda dahil isa nga ito sa mga bumabatikos sa mga artistang naglilipatan ng network. Pero ngayon nga, tila nagbago nga ang ihip ng hangin dahil nga sa paglipat umano ng It's Showtime sa GMA 7. Dagdag pa nga ng aktor, huwag kasi daw magsalita ng tapos dahil bilog ang mundo. Yung mga bumabatikos sa mga lumipat dati, naglipatan na din ngayon. Kala ko ba hindi loyal ang mga lumipat? Hashtag, hypocrites. Bagamat nga hindi pinangalanan ni Janos kung sino ang pinatutungkulan ng kanyang post, ngunit ayon sa mga netizens, obvious umano na ang host comedian na si Vice Ganda ang pinatutungkulan ng kanyang post. Caption pa nga ni Janos sa kanyang post, kala ko ba walang lipatan ever? Edit para sa mga Gina G. At the end of the day, lumipat pa din sila ng istasyon. Kinailangan pa rin nila yung tulong ng istasyon ng mga artista na binabash nila dati. Lalo na yung mga lumipat para magkaroon ng mas malaking platform. Lesson, huwag magsalita ng tapos. Bilog ang mundo. Tila galit nga si Janos Del Prado dahil kung matatandaan, isa nga si Bea Alonzo sa lumipat mula sa ABS-CBN papuntang GMA Network. Hindi naman nga lingid sa kaalaman ng lahat na si Bea Alonzo ay matalik na kaibigan ni Janos Del Prado. At noong taong 2021 nga, isa si Bea Alonzo sa lumipat ng istasyon at tila hindi nga nagustuhan ni Janos Del Prado ang ginawang pagpaparinig noon ni Vice Ganda patungkol nga sa mga artistang naglilipatan. Kaya naman, ang pagpaparinig umano na ito ni Janos Del Prado ay tila pag-resback nga kay Vice Ganda. Kasalukuyan ngang umaani ng samot-saring reaksyon ang post na ito ng aktor, may mga sumang-ayon na netizens dito, ngunit kapansin-pansin na mas marami ang nambabash sa kanya. Hindi nga nagustuhan ito ng ilang netizens, lalo na nga ang madlang people, kaya naman umaani ito ng katakot-takot na pambabatikos sa kasalukuyan. Pagtatanggol pa nga ng mga netizens, technically daw hindi naman lumipat ng GMA 7 ang It's Showtime. May block time agreement lang daw ang It's Showtime sa GMA 7. Kaya kung tutuusin, kapamilya pa rin sila at party pa rin sila ng ABS-CBN. Dagdag pa nga nila, hindi naman daw sila may ituturing na mga artista ng GMA dahil wala naman daw kontrata ng pag-transfer na naganap. Halimbawa pa nga ng netizens, nagkaroon daw ng block time agreement ang TV5 sa It's Showtime. Matatawag ba daw na lumipat sila ng network? Di ba hindi naman umano dahil ABS-CBN pa rin ang matatawag nilang mother network? Siya ang management na nangangasiwa sa kanila. Sa katulad nga na pagkakataon ay ganun umano ang nangyayari ngayon sa pagitan ng GMA 7 at ng It's Showtime. Samantala, maanghang man ang mga naging pahayag ng aktor na si Janos Del Prado ukol kay Vice Ganda at sa It's Showtime, wala pa naman tugon ng comedian TV host ukol dito. Pero knowing Vice Ganda nga, hindi po pwedeng hindi ito rumes back. Ngunit kung kayo ang tatanungin mga ka-trendy, anong masasabi niyo ukol dito? Kung kayo po ay may nais sabihin na komento, maaari kayong mag-iwan sa baba. At huwag kakalimutan mag-follow para sa mga kwentong pinag-uusapan. Yan ang trending!